hugas lamang ng kubeta dito sa ibang bansa. Pero di ko ikinakahiya. Mas ikinakahiya ko pa kung ako'y nakatunganga at umaasa lamang sa aking pamilya o sa ibang tao na namamalimos ako. Pero kahit ito lang ang trabaho ko, ipinagmamalaki ko dahil marangal ito. Hindi ko ugali ang manluko ng kapwa-tao kahit piso. Pag ako ay nakuntang sa inyo, make sure babayaran ko ito. Mas lalo na sa mga kapwa ko, OFW. Kahit $1 lamang utang ko, dapat babayaran ko. Ang sabi nga, utang is utang, babayaran mo. Iba ang bigay, iba ang hingi, at iba ang regalo. Lahat magkakaiba. Kaya pag sinabing utang, kahit piso iyong babayaran. Bawat sintimo na aking kinikita ay pinaghihirapan ko. Hindi ko ikinakahiya na ako ay hugas lamang ng kubeta dito sa ibang bansa. Wala akong magagawa dahil ito na ang trabaho na pinakatalaga. Di lang basta paghugas ng kubeta, kundi paghugas pa ng puwet ng aking mga alaga. Pero ang lahat ng bagay mo ay may katapusan. Hindi habang buhay ay tagahugas lamang ako ng kubeta. Basta walang araw, magbabago din ng konti. Kaya dapat ay nagsisikap. Sikap at saga para ang inyong inakasa. Hindi ka na. Pero dito sa aking amo, hindi ka magugusto. Maraming pagkain dito. Ikaw na lang magsasawa. Dahil sila ay lang pakialam. Ano man ang lutuin mo, hindi o ano. Wala silang kiyas. Mababait ang aking amo. Galo na pag-speak sa telepono. Okay lang na bumagari habang nagtatrabaho. Pero hindi ako abuso. Ayaw ko na may tumatawag sa akin kapag dito ang aking amo. Hindi dahil sila ay nagagalit kundi respeto. Alam mo ang salitang respeto. Kailangan alam mo ang kanyang respeto para hindi magalit ang amo. Ganyan ang mabilis na pag-ibas ng kubeta. Ngayon, tapos na ako. Ngayon, ako ay mag-isa. Ito lang ang trabaho sa araw-araw. Magluto, maghugas ng kubeta, maghugas ng puwet ng aking alaga at mamalansa at iba. At magsundo. Ngayon, maagang aking sundo. Kaya ito. Maglinis muna ako ng kubeta. Dahil kulong pa ang dalawa kong amo. Kahit ganito lang ang trabaho mo, huwag mong ikakahiya ito. Mas ikakahiya mo pa. Ikaw ay umaasa sa iyong pamilya.
kailangan. Oh, malinis na. At ang pinakamalinis ay pupunasan po ito. Ganito. Yan. Diba? Ang ugali nila dito sa tayo sila ay magbabanyo ganito. Makikita nila kung nilinis mo ba ito o hindi. Kaya make sure malinis. So ngayon, ipapakita ko sa malinis na yan. Splash mo na yan. Ngayon, dito na ako. Ito lang. Zip. Zip. Konting zip. Lagay mo ganun. Ay, may buhok. Yan. Ang zip ay naglilinis upang tanggalin ang mga nalikit na mancha. Yan. Ganyan. Ganyan lang ang mga diskarte sa trabaho. Hindi naman ako masyadong mabilis. Pero, nagagawa ko rin naman ang aking trabaho hanggang bago mag-alas 8. Tapos na ako, ang gagawin ko ay magdudot-dot na lang ng telepono ay ng cellphone ko kuno. Malinis naman po ito eh. Medyo pala. Yan. Post na yan. Hindi ko na kailangan pang punasan. Dahil hindi naman masyadong stretto ang aking mga. Ito ang kasunod. Ito ay tinatawag nilang glass cleaner. Ngayon, yan. Nagaganon mo hanggang pababa. Sente lang ang paglinis ng kubeta. Wala pa. Ilang minuto. Tapos ka na. Kung ikaw ay madistarte, madali mo matapos ang iyong trabaho. Nakita nyo, malinis na. Yan. Oh. So, wala na akong tinilis. At ako'y tapos na. Make sure na ang lahat ay aalisin mo dahil ayaw ng aking ano na makita na mayroong kahit isang naiwan na mga gamit pang kubeta. Kaya tinatandaan ko ang lahat. So yun lang. Thanks for watching. Bye. See you next vlog.